merong kulang sa buhay ko kahit na meron akong sariling pamilya. Feeling ko kasi dati, kailangan ko magkaroon ng sarili kong pamilya para marandaman ko sa sarili ko na buo ako. Pero kahit na nagkaroon ako ng pamilya, nagkaroon ng Happy, meron akong Harvey, at meron akong Toro Fam, hindi ko talaga maiwasan na maramdaman na may kulang sa buhay ko. Tulad ko, karugtong rin siya ng pusod ng nanay ko. Sa isang pusod lang kami nagkoconnecta. At matagal ko na siyang hindi nakakasama. May mga panahon na sinasama ko siya dahil nga magkatrabaho kami ni Tony dati, hanggang ngayon naman. May mga panahon na sinasama ko siya and pinakilala ko sa family ni Harvey, kaila Mami Oni, kay Mama Marie. Nakakasama ko siya and madaming panahon na gusto ko siyang makasama. Pero hindi ko maipilit kasi lagi na lang hinaharang ng nanay ko. Binabawi niya sa akin, nilalayo niya sa akin. And madaming panahon din na talagang ipinilit ko, naglaban ko na makasama ko siya. Pero hindi ko magawa kasi nanay ko na yung katapat ko. Nanay ko na yung kalaban ko. So, nahirapan talaga ako. Dahil doon, halos 6 years kaming hindi nagkasama. At doon sa panahon na yun, sobrang lungkot ko. At dumating yung panahon na nagkaroon ako ng sarili kong pamilya. Nagkaroon ako ng Happy, na anak namin ni Harvey. And syempre, andyan yung Toro Fam na tinuring kong pamilya kong totoo. Na parang by blood kaming pamilya. At na-focus ako doon. Na-focus ako sa bagong pamilya na kasama ko at sa sarili kong binuong pamilya. Pero tinatry ko pa rin naman yung best ko na magampanan yung pagiging ate ko sa kanya. At ginawa ko yung best ko na makapag-provide. Sumusuporta ako sa kanya financially kahit na wala ako sa tabi niya. And kinakausap ko pa rin siya kahit na hindi kami magkasama. Kinakamusta ko pa rin siya every now and then kasi hindi siya maalis sa isip ko eh. Sa totoo lang, yung closeness namin dalawa, nung magkasama pa kami, ano talaga eh, yung childhood namin, hindi ko masasabing sobra na talagang hindi kami mapaghiwalay. Pero, may mga pinagdaanan kami na lalong nagpabuklod sa aming magkapatid. At marami kami napagdaan ng mga hirap ng buhay sa paglaki namin. At sa tingin ko yung pinaka-unforgettable moment namin dalawa para sa akin is yung time na nilalaban ko na makasama ko siya, makatakas kami sa nanay ko. Kasi nung time na yon hindi na maayos yung lagay namin bilang pamilya. So ako gusto kong sagipin yung kapatid ko nung time na yon. At tingin ko yung pinaka-unforgettable moment talaga. Kasi parang wala lang kami pakialam sa mundo. Parang bahala na basta magkasama kaming dalawa. Na hindi man namin alam kung saan kami mapupunta. Hindi man namin alam kung may kakainin kami. Basta magkasama kami, masaya kami. Na kahit hindi okay yung mga magulang namin. At hindi okay yung childhood namin. Meron kaming isa't isa na masasandalan. I think yun yung pinaka-unforgettable talaga yun. Kasi yung time na yun, mas naramdaman ko yung responsibilidad ko bilang kapatid sa kanya. At bilang tumatay yung nanay na rin at that time. Doon ko mas naramdaman na para akong may anak. Na hindi ko pwedeng pabayaan. Hindi ko pwedeng basta-basta lang iwan. So, yun. Iyak agad ako. Sa totoo lang, sa 6 years na yun, na hindi kami magkasama, gusto ko siya makuha. Sobra. Yung mga panahon na nagde-daydreaming ako. Na what if, nandito yung kapatid ko, ano kaya yung lagay niya, siguro kung magkasama kami, ganto-ganyan. Pero hindi ko magawa eh. May mga bagay kasi na nagawa siya before na na-disappoint yung Toro Fam. Especially si Mama Marie at si Mami Oni. Na-disappoint sila sa kanya dahil sa mga nagawa niya. Dala na rin ang bata pa siya nun. Hindi niya pa alam kung ano yung gagawin niya. Naliligaw siya, mapusok. Eh, alam mo naman, pag bata, kung ano-ano yung naiisip. Nag-e-explore lahat gusto gawin. So, na time na yon kahit na gusto kong ipilit na makasama ko rin siya, hindi ko rin magawa kasi sobrang disappointed yung Toro Fam sa kanya. At dahil hindi ko nga siya makuha, hindi ko siya makasama, pinilit ko pa rin na gampanan yung pagiging ate, pagiging tumatay yung nanay sa kanya, na suportahan ko pa rin siya kahit na namatay yung nanay at lola namin, na maramdaman niya pa rin na may nanay at ate siya na nandito pa rin sa tabi niya. Kahit na hindi kami magkasama, nagbibigay pa rin ako ng financial support kahit na may sarili na akong pamilya na kailangan ko unahin, niisip ko pa rin talaga siya. Ako pa rin sumusuporta sa kanya kung saan siya titira, kung mag-aaral ba siya, yung pangangailangan niya sa araw-araw. Lahat yun sinasalo ko pa rin. Still, nagkakausap pa rin kami dahil hindi ko maiwas na hindi rin mapaisip sa kanya. At pakiramdam ko na nagkulang ako sa part na pagiging ate sa kanya. Dahil nung namatay yung mama namin at yung lola namin, wala nang tumitingin sa kanya. Wala nang nagbabantay sa kanya physically. So, pakiramdam ko, ang laking pagkukulang ko sa kanya na wala ako sa tabi niya. Lagi ako nagigilty kasi daming
ano, naisip ko na parang ang sama-sama akong ate sa kanya. Feeling ko parang pinapatay ako ng konsensya ko. Lagi ko nararamdaman na pabayaan ko siya. Na parang mag-isa siya, wala siyang kahit na sino. Kaya feeling ko ang laki ng pagkukulang ko sa kanya. And then dumating yung panahon na kinausap ako ni Mami Oni na maibalik yung ilang taon na hindi kami magkasama. At yung time na yun, hindi ako makapaniwala. Kasi lagi lang siyang hiling sa utak ko na hindi ko masabi. Dahil nga sa mga nangyayari, na disappointed sa kanyang Toro Fam. Hindi okay yung sitwasyon. Hindi ako makapaniwala. Kasi para ako na naginip lang. Ang tagal ko nang tinanggap sa sarili ko na makaganito talaga yung buhay namin. Na baka talagang nakatadhana na mag-grow apart kaming dalawa. Parang hindi ako makapaniwala na pwede pa pala na magkasama kaming dalawa. Parang napaka-imposible sa sitwasyon ko ngayon, sa mga nangyari dati. Kaya nung time na sinabi ni Mami Oni yun, hindi ako makapaniwala talaga, as in. Kasi matagal ko nang gusto to eh. Matagal kong hiniling sa Diyos. Matagal kong pinagdasal na sana mangyari yung gusto ko. Hanggang sa dumating na yung point na makakasama ko na siya ulit. Parang dati lang, iisip ko, siguro, kailangan ko lang magkaroon ng sarili kong pamilya. Pero, kahit na may pamilya na akong sarili, at kahit napapalibutan ako ng napakaraming tao sa bahay na to, may kulang eh. Kahit anong gawin ko na pasayin yung sarili ko, bilhin ko yung gusto ko, makapag-provide sa anak ko, na mahalin yung pamilya kasama ko ngayon, pakiramdam ko lagi na may kulang. Parang hindi buo yung pagkatao ko. Kaya ngayon, papakilala ko sa inyo, ang kapatid ko, nag-iisang kapatid ko na sobrang mahal ko. Siya si Faye Galang. Si Faye, hindi kami close growing up eh. Hindi kami close. Pero may mga times na sinubo kami ng panahon na talagang nagpatibay sa amin dalawa. Nagbuklod sa amin dalawa para maramdaman namin sa isa't isa kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng kapatid. Madaming beses na sabay kami ng trip, asayaw kami, titiktok kami, ganyan. Food trip kami, sabayan ko siya sa milk tea kahit di naman ako umiinom ng milk tea. May mga panahon din na lalabas kami kahit wala na akong pera. Mag-movie lang kami. Lalabas kami para lang makapag-tiktok sa maayos na lugar. Nauna pa nga siya mag-vlog sa akin eh. Halos similar kami ng gusto sa mga bagay-bagay. Nung wala si ate, sobrang lungkot ko talaga, as in. Kasi feeling ko wala akong kakampi. Mga times na mag-isa ako, lagi akong malungkot. Lagi ko sa akin sinasabi na miss ko siya. Kaso nga lang, wala akong magawa. And yung sinabi sa akin ni ate yun, sa akin ni mami, sobrang saya ko. Kasi tagal ko din talagang pinaharap na magkasama kami. And feeling ko, yun na lang yung makakapagpa-fulfill sa puso ko. So ngayon na nandito na ako, gusto ko lang sabihin sa ate ko na iiyak. So, sabihin sa ate ko na mahal na mahal kita. May mga hindi man tayo napagkasunduan. Lagi mo sarang isipin na andito lang din ako para sa'yo. So, kung makabawi sa mga panahon na nasayang, na sana mas na-cherish natin yung moment. So, kung makabawi sa'yo, sa, siyempre, sa pamangkin ko, kay Baby Happy, makakabawi ako sa pamangkin ko. Mahal na mahal ko kayo. And kay Mami Tony, thank you din po. Kasi, bigyan mo kami ng chance ulit para makapagsama ulit. And, makapag-banding kami. Ayan, thank you din po sa Toro Fam. Mararanasan ko na rin yung pagmamahal na naramdaman ng ate ko. Iiyak ako. Ngayon na, nandito na ako. Gusto kong tulungan yung ate ko sa pag-vlog, pag-alaga din kay Baby Happy. And syempre, mamahalin ko ng buong buo yung ate ko. And also, Toro Fam. Nung wala ka, lagi ko nararamdaman na kulang ako. Lagi ko nararamdaman na parang kahit anong kabutihan gawin ko sa ibang tao, napapaisip ako minsan na parang sama akong ate. Kaya ako siguro nararamdaman na parang kulang ako. Kasi may mga bagay na hindi ko talaga maibigay sa'yo. Pakiramdam ko, kahit anong tamang gawin ko, lagi may mali. Dahil sa mga maling desisyon ko sa buhay. Yung naiintindihan ko kasi bata ka pa eh. Magkakamali ka. Pero siguro, yun naman talaga eh. Pag-ate ka, ikaw iintindi. Kahit naman madaming beses na hindi mo ko maintindihan. Madaming beses na hindi mo ko pinili. Na mas lusunod mo pa yung desisyon mo. Kung ano gusto mo gawin sa buhay mo. Marami rin panahon na kahit ang saya-saya ng moment, kahit ang ganda-ganda na ng buhay ko, sobrang lungkot ko pa rin.
Kasi lagi ko naiisip na mga napupuntahan ko. Paano kaya kung mapuntahan mo din? Yung mga kinakain ko, nakakain mo pa. Yung sitwasyon ko, habang natutulog na maayos, magandang bahay, komportable. Na alam kong safe ako. Nakapaisip ako na kung ganun din ba'y nararanasan mo. Iniisip ko madalas na napakasama ako. Kasi ako, nararanasan ko lahat ng sarap ng buhay. Na nakakain ko yung gusto ko, napuntahan ko yung gusto kong puntahan, nakatira ako sa palasyo. Nagigilty ako kasi ako nakatira ako sa magandang bahay tapos ikaw nirerenta lang kita kung saan-saan, kung saan mura, kung saan okay sa budget. Hindi ko man lang alam kung safe ka ba. Hindi ko alam kung anong kalagayan mo, kung nalulungkot ka ba. Kasi kahit magkausap tayo sa chat, hindi naman lahat masasabi mo eh. Hindi ko makikita yung mukha mo kung naiiyak ka na ba talaga or pinipeke mo lang yung pagtawa mo sa chat. So lahat yun, lagi ko iniisip. Iniisip ko rin na kung nararamdaman mo rin ba yung pagmamahal ng tunay na pamilya tulad ng binibigay sa akin ng Toro Family. Kasi dito sa Toro Family, may nanay, dami kang nanay. Meron kang Mami Oni, di ba? Na mararamdaman mo talaga may nanay kay. Mararamdaman mo na may nanay ka ng susundin na magpapasakop ka. Na mararamdaman mo na bata ka ulit. Kasi yun yung bagay na naranasan ko dati na masakit. Na may nanay ka pero di mo maramdaman na kung ano-ano pait ng buhay ang pinaranas sa akin. Kaya minsan napapaisip ako na ngayong nandito ako sa maayos na sitwasyon, nagigilty ako kasi lagi kita naiisip. Kahit minsan nabibisi ako, walang ibang laman yung utak ko kundi paano na kayo kapatid ko? Makain pa ba siya? Hindi nagre-reply to sa akin na may nangyari na kaya sa kanya. Lagi ako nang papaisip na kung may tutulong sa'yo, kung may mag-guide sa'yo na paano ba talaga ang buhay? Kasi dito, may Mami Oni, may Mama Marie. Kumbaga, pagbata ka kasi, ligaw ka eh. Ang dami mong gustong gawin. Kaya lagi ako napaisip, may Mama rin kaya siya dun. Ang totoong pagmamahal ng nanay, na mararanasan mo pa kaya yun. Kasi alam mo na may pinagdaanan natin dati kay Mama. Alam mo yun, lahat ng naranasan natin sa pamilya, especially sa nanay natin. Pero, ngayon na nandito ka na, sana matuwid mo yung landas mo. Na maging bata ka ulit. Kasi yung lagi kong hiling eh. Yung mga bagay na hindi ko naranasan, ayaw ko na iparanas sa'yo. Kaya sana maging bata ka ulit. Huwag mo naisipin yung pag-boyfriend. Huwag mo madaliin. Kasi ako, wala akong kahit na ano eh. Wala akong kahit na sino. Wala akong nanay. Not until nung dumating si Tony sa buhay ko. Ma-advise ko lang sa'yo, sana maging bata ka ulit. Enjoy mo yung buhay mo. Yung nararapat, huwag mong ipilit yung hindi pa dapat. Gusto ko rin sabihin sa'yo na masaya ako. Sobra. Sobrang saya ko kasi nangako ako eh. Nangako ako sa mama natin, sa lola natin na kahit anong hirap ng buhay, nakakain ka man o hindi, na nasamahan kita, magkaroon man ang sarili kong pamilya. At masaya ako ngayon kasi magagawa ko na eh, na magampanan ko yung pagiging ate at nanay ko sa'yo. Na ang tagal na panahon ko ng hiniling. Tagal na panahon ko nang pinagdasal kay Lord na ibigay sa akin yung ganito. Yan lang naman yung gusto ko eh. Gusto ko malaman mo na sobrang mahal kita. Sobra. Sobrang mahal kita. Alam mo yan, sobrang selfless ng pagmamahal ko sa'yo. Kahit ano gagawin ko, para lang may maayos ka. Para lang hindi mo maranasan yung pait ng buhay na naranasan ko dati. Kasi bata ka pa eh. Madami ka pang magagawa sa buhay mo. Sana this time na pinili mo na ako. Sana totoo na mapapanindigan mo siya. Sana magpasakop ka. Kasi this time, na magkasama na tayo, hindi ko nahahayaan na bumalik ka pa ulit sa dati mong sitwasyon. Kahit anong hirap ng buhay, hindi ako papayag na mag-isa ka ulit. Wala kang kasama, wala kang aartihang ate, wala kang iiyakan. Kasi alam ko yung pakaramdam na mag-isa. Ayun lang, sana ngayon, huwag na akong iwan. Sigaw na lang meron ako eh. Kumbaga sa pamilya natin, ikaw na lang natitirang kadugo ko. Alam mo yan? I love. Mahal na mahal kita. Sobra. Mahal din kita. I love you so much. Umiyak ka man ah. At ayun na nga guys. Nakita niyo naman. Nagkaiyakan na kami dalawa. At ngayon na, kasama ko na yung kapatid ko, si Faye.
Sana suportahan niyo rin siya. Kasi makakasama ko na rin siya sa mga videos. Makikita niyo na rin siya madalas sa mga vlogs ko at ng Toro family. Sana po, huwag niyo kalimutan na mag-follow sa lahat ng social media accounts namin. And also, huwag niyo pong kalimutan na mag-like and subscribe!